Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong Maykapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content o sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang Kim Pao update at iba pang showbiz ganap. Ayon po sa aking legit na sources ay nireveal na po ang mga cast ng My Love Will Disappear na movie nila Paolo Avellino at saka si Kim Chu na kung saan po ay malapit nang ipapalabas kasi malapit na rin pong matapos yung kanilang shooting dito. Kaya nga po linuluto na ng mga network or mga management nila yung tinatawag nilang sunod dito na bago nilang movie. Ayun po sa aking unang vlog or saka yung vlog ko lang kaninang umaga, binag ko na po yung about sa bago na naman nilang movie na niluluto ng mga management para sa kanila. Heto po ang inaabangan ng lahat, ang pag-reveal nila sa kanilang mga cast ng Hello Love Disappear kasi napaka-excited yung mga madlang Pilipino or madlang people sa mga cast ng Hello Love Disappear kasi dito daw nila nakikita kung sino or ano yung mga role ng mga cast dito. Marami sa mga netizen po ang nag-aabang sa kanilang movie na ito dahil super duper excited at super duper kilig din yung aabutin natin dito guys. Grabe. Yung mga Kim Pao fans dyan, talagang mapapawaw na naman po tayo sa kakiligan. Ibabahagi na naman ng Kim Pao sa atin. Dahil pag tayo ay humingi sa kanila ng pabor, ay yan naman po ay binibigay nila ng kusa at walang pag-alinlangan po. Okay, dadako na naman po tayo sa isa na naman pong balita na kung saan po ay lahat daw pala yung mga gamit ni Paolo Avellino, ayon dito sa aking legit na source, lahat daw pala yung gamit ni Paolo Avellino pagdating sa mga sports ay nasa kondo na pala ni Kim Chu. So ano guys? Ano yung nasa isip natin dito? I-comment down below nyo na lang po kung ano yung nasa isip natin dito. Kung sila na ba ay nasa isang bahay na ba sila? Or ano na? I just want to clear na gusto ko na kayo yung mag-comment about that because ayon po sa aking legit na sources ay mas better po na magbigay tayo ng opinion or humingi tayo ng mga opinion ng kagaya natin ng mga netizen dyan, ng mga madlang people sa ating idolo sa buhay. We all thought that some of us here don't want to have Kim Pao tambalan. We know that one because ang daming mga bashers eh. Paminsan-minsan, hindi mo talaga sila makonek kung ano yung mga pinupunto nila sa kanilang buhay. At ito ay kinukonek pa rin nila sa Kim Pao yung kanilang teleserye sa kanilang buhay. Aside from that, wala naman po tayong magagawa dyan kung yan naman po yung kanilang sariling opinion.
At syempre, normal, irerespeto po natin kasi yan po ay sarili po nila yan, no, opinion. At hindi naman po natin pwede na sabihin na hindi, huwag kayong mag-comment kasi ganito, ganyan. Hindi naman po sa ganun. Kaya nga po, yung mga comment nyo dyan, just comment down below para makaalaman ang lahat natin. At please subscribe naman po sa aking YouTube channel. Like at share naman din po. Isang malaking tulong na din po yan para sa atin. Okay, okay guys, balik po tayo sa kondo ni Kim Chu na kung saan ay nag-live shooting kasi si Kim Chu doon at nakitaan na may gamit si Paolo Avellino sa mga sport fest niya, yung mga ginagamit niya sa kanilang mga running. Nakita kasi, syempre, sa kalitliitan naman ng mga bagay-bagay sa kondo ni Kim Chu ay yung patlaga yung nakita ng mga netizen, yung gamit ni Paolo Avellino. Sa dami ng gamit dun, gamit talaga ni Paolo Avellino yung na-spotted talaga dun. Sa dami talaga ng mga bagay-bagay, talagang kita mo naman yung pagbusisi ng mga netizen sa mga gamit ng Kim Pao. Ano, bilib ako dito, hinahanap pa ata yung brief ni Paolo. Joke lang, nagpapatawa lang po ako. Siyempre, it's been normal na may mga gamit din kasi si Pao doon kasi nga tuwing sila ay gumagawa ng exercise, siyempre nagpapalit si Paolo Avellino. And at the same time ay ganoon naman kaalaga si Kim Chu kay Paolo Avellino eh. Talagang asikasong asikaso si Kim Chu kay Paolo Avellino. At kita naman natin yung paghagot ng kamay ni Kim Chu nung may sakit si Paolo Avellino eh. Kita mo yung may hika-hika siya, kita mo yung alaga ni Kim Chu dun eh, talagang wife na wife ang dating guys. Kaya dito sa atin po ay huwag na tayong magtaka kung bakit may mga gamit si Paolo Avellino dun sa kondo ni Kim Chu. Okay, okay, bigay po tayo ng blind items natin for today. Heto na guys, nakipag-usap ang Kim Pao Tambalan sa isang businessman na kung saan po ay gusto nilang palaguin yung kanilang negosyo at gusto rin po nilang magkaroon ng sarili nilang negosyo for the intention na yung intention kasi ng dalawa is for the future. Kaya maraming mga netizen po ang umahangad na sana yung kanilang negosyo ay hindi matulad sa Katniel. Kasi ang Katniel noon ay nung nag-break din sila, nag-break din yung kanilang negosyo. Sana naman po, pagdasal natin guys na kahit tumantong sila sa kasalan, huwag lang sila maghiwalay kasi lahat ng mga bagay-bagay na yan, pagpagpagdating sa pag-ibig, ay talagang prosigido si Kim Chu at yan talaga yung gusto niya. Yung lahat naglalas at may forever. Kasi matagal naman na si Kim Chu na hiwalay na kay Si Yan Lim. Almost a year na pero kinip secret lang nila yan dahil ayaw nila mabuwag yung kanilang tambalan din. Sa pagsa-showbiz kasi, pag ikaw ay may ka-love team, kasi love team kasi ang umpisa nun eh. Pag ikaw kasi may love ka-love team, siyempre aalagaan mo yun eh dahil may management kayo nag-aalaga sa inyo. At hintayin nyo yung talagang sinasabi nila na kailan nila sasabihin sa madlang people ba. Yun yung kasi yung hinihintay ng mga netizen pag yung may love team tapos siyempre of course, hindi mo yung maiiwasan. Aside from hindi mo siya maiiwasan, normal lang kasi na magkaroon ng mga alitan yung mga love team lalo't yung kaalitan mo is yung sikat na sikat. Ito nga, sila Kim Chu nga at saka si Paolo Avellino, sikat na sikat sila pero ang daming nang babas din sa kanila. Pero yung mga bashers na yan, wala po silang truthfulness sa kanilang mga sinasabi. Kasi nga, sabi nga sa atin dito, ayon po dito sa comment ni Madam na senior citizen, "Hello vlogger, paki-adjust naman po yung mga buzzers, paki-control naman po. Dahil dito po ako sa California at ako po ay nag-aabang tuwing may mga updates ka. Napaka-excited mo kasi pakinggan eh, halos kasi detalyado. Pinakamasarap kasi dyan yung boses mo ba,
dahan-dahan at very clear sa lahat ng bagay. Inuulit ko po, isa po akong senior citizen na naghahangad po ng update ng Kim Pao. Sana naman po pakikontrol, ang akin lang pakikontrol ang mga bashers. Sana naman sa mga bashers yan, huwag namang ialam kasi nga, kung wala ka naman magandang sasabihin, eh huwag ka nalang mag-commit ng pangit din. Oh wow, na wow. So palpal na naman dito yung mga bashers dyan. Kasi alam naman din natin na lahat ng mga bashers dyan ay karamihan talaga dito ay negative thinker. Kumbaga ba ay walang pakialam sa mundo. At saka hindi lang po yan. Iniisip din po nila yung kanilang ibang mga tambala na hindi marunong umadjust din sa kanila. Which is they are very nice and they are very quick and understanding. They are very gorgeous. Gorgeous means is isa sila sa mga bagay-bagay na mapagbigay sa lahat. At iyan po ay si Kim Pao lang yan. Tambalang Kim Pao. Sa mga negative thinker dyan na nagsasabi na sino yung businessman na tinuusap nila Paolo Villino at saka si Kim Chu. Magbigay pa ako ng clue. Kasi si Kim Chu kasi mahilig sa bag. At yung business kasi nila na gusto nalang ipatayo is yung parang about sa designing. Siguro sa dressing or something, basta pagdating sa design guys, yun kasi yung bet ni Kim Chu, yung about sa designing ba. Makikita mo kasi dun na may hilig si Kim Chu sa mga design. At syempre, kinalakihan niya kasi yun eh. Ang arte-arte ni Kim Chu pagdating sa mga kanyang mga damit, kanyang mga isusuot. Lahat kasi yan, may mga detatak yan. At napakasimple ni Kim Chu pag tignan mo. Sipin mo to ah, kapag ikaw ay may design at marunong ka sa design, dapat yung business mo is about din sa design. Like Kim Chu, parang yun kasi yung point nila na magkaroon ng... Wala naman sinabi ng legit na kwan ko ba na dressing, pero ang sarili kong opinion is about... Kasi ang dressing is a design eh. Kuha ka ng design bako ka makaproduce ng dress. Or else, di naman mahilig si Kim Chu ng mga restaurant eh. As long as if may nag-convince sa kanya. Pero ang alam ko dyan is about sa dressing gown. Parang ganun. Kasi nabas si Kim Chu about sa gown and then she want to make her own fashion gown na siya na mismo yung nagmamay-ari at hindi na siya magrarenta. Parang ganun yung point. Okay. Tungayan na naman po natin dito. Sa isa siyang sikat na transwoman. Naamin niya naman sa publiko na isa siyang transwoman eh. Lahat ng mga anak niya is made of gawa sa ibang bansa po. Di na lang po natin banggitin kung ano yun. At hanggang dyan na lang po, baka kasi mahirap na no. Hindi na natin pwedeng alungkatin kung ano yung kasarian at kung sino yung kanilang magiging kapartner sa business dito kasi ibang usapan na po yun at out na po tayo dun. Yun lang po yung bibigay kong clue sa inyo, yung konti lang. Para sa ganon, lahat tayo ay magkaroon ng clue. Okay, update na naman tayo sa mga ibang issue na kung saan po ay nagbigay si Kim Chu ng regalo sa nanay ni Paolo Avellino dahil nagpapasalamat ito sa kanyang guidance at support din sa kanyang International South Korea Drama Award. At naririnig po natin na botong-boto ang nanay ni Paolo kay Kim Chu. At hindi lang po botong-boto kundi talagang saludo kay Kim Chu dahil nagpapasalamat din ito. At dahil nga po si Kim Chu din yung nag-alaga kay Paolo Avellino noon at hanggang ngayon ay inaalagaan pa rin niya po si Paolo Avellino. Kaya dito po natin makikita kung gaano kahusay ang dalawa na mag-alaga sa isa't isa at ang katumbas nun ay pasasalamat ng parents ni Kim Chu or parents ni Paolo Avellino kay Kim Chu dahil marami dito sa mga netizen
ang gustong mapatunayan sa kanilang sarili na ang kimchi ay welcome na welcome sa pamilya ng Abelino. Kaya nga po, isipin na lang po natin na kapag welcome ka, understood po yan na botong-boto ang pamilya mo sa'yo. At hindi lamang po yan. Hindi lang botong-boto, kundi isa ka nang tinuring ka ng isang part of the family. Okay, okay. Ano kaya yung regalo na binigay ni Kim Chu? Pakihula naman po. Gusto niyo bang mulaan? May clue po ako sa inyo maliban dun sa businessman. At to naman yung regalo ay isa itong bag. Na kung saan po ay yung bag na binibenta ni Kim Chu sa kanyang products ay mas mahal pa dito. Ganun magregalo si Kim Chu sa kanyang Bianan to be. Bianan to be ka, sabi natin, kasi talagang yun naman talaga yung papunta yung kanila eh. Yung magiging asawa na ni Paula Avelino si Kim Chu sa lahat ng bagay at hindi na naman natin maipagkailayan dahil lahat naman tayo ang hangad natin ay ang katahimikan ng Kim Pao Tambalan. She is to believe na kanga nila, pero we can see the bag, it's very believing na sabi po nila. Kaya dito, umpisa na po natin alungkatin kung ano yung mga bag na niregalo ni Kim Chu sa nanay ni Paolo Avelino. Dito po natin talaga makikita kung ano talaga yung nasa loob ni Paolo Avelino sa lahat ng bagay at yung pamilya niya. Kahit malayo po si Kim Chu sa kinagisnan ni Paolo Avelino ay kinokonek pa rin ni Kim Chu yung kanyang sarili dahil yan na po yung magiging adaptation nila ni Paolo Avelino eh. Yung magkaroon ng pamilya at maging pamilya din niya yung pamilya ni Paolo Avelino. Kaya dito, inuumpisahan po nila yung kanilang mga sistema o yung kanilang mga galawan para sa ganun po maging maayos ang lahat sa kanilang bot pamilya. Parang iniisip ko si ng Kim Pao na hindi masyadong grande yung kanilang kasalan kasi yung simple lang pero ma-invite lahat yung kanilang gustong invite. As long as na comfortable si Kim Chu sa opinion ni Paolo Avelino, and that is very grateful for them. Hindi naman pwedeng sabihin ni Paolo Avelino na ayaw niya yung ganun na bagay kung talagang hindi naman talaga. Hindi lang yan, mas mabait pa nga tong dalawang to kasi they are guided by a good person eh. Hindi kagaya ng mga iba dyan na masyado silang selfish pagdating sa opinion. Samantala sila is very curious sila sa bagay-bagay na gusto nilang gawin sa kanilang buhay. At this is now our end of our content. Sana naman po magustuhan ninyo. Please like, subscribe, and share naman po ang aking content. Maraming salamat at God bless po.